Good morning, mga kapatid. Kumusta po? Pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Nagpalain po tayo ng Panginoon. Good morning, Brother Noel, Sister May Grospe Balbalosa, Sister Menang Poblete. Good morning po sa lahat po ng kapatiran. Sister Evelyn, Sister Jeanette, good morning po. At sa umaga ito, today is April 29, 2021. Sister Lynn Colocado, good morning. Sister Ruth Gutierrez, magandang umaga po sa inyo. At sa umaga ito, may pag-usapan po natin ang pamagat na God's Great Graduation Awards. Ayan. So, yan po. Ate Anna, good morning. Palain kayo ng Panginoon. At yan po ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Okay, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at buhay at makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga, Panginoon, sa iyo. Sapagkat muli, Panginoon, inipon mo ang bawat isa po upang muli ay magmulay-bulay ng iyong salita na siyang patuloy na nagdadagdag at nagpapaalala sa aming buhay espiritual at sa aming buhay pananampalataya. Salamat, Ama, dahil muli ay ginising mo ang aming mga lupang katawan, taglay ang buhay, taglay po ang kalakasan, na ito po'y patuloy na pinapahiram at ipinagkakatiwala mo sa amin upang patuloy namin gamitin sa patuloy na paglilingkod, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Sa oras nito, Panginoon, panalangin namin na kami po ay patawarin mo sa mga nagawa po namin mga pagkukulang upang kami po'y patuloy na maging karapat dapat sa iyong banal na harapan. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pangunawa sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, ay tunay na kami po'y pinatawad mo na sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. At ang oras na ito, Panginoon, ay oras po namin para kami po ay magbulay-bulay muli ng iyong salita. Panalangin namin na naway dulutan mo ang bawat isa po sa amin ng sapat na karunungan upang lubos po naming maunawaan, maintindihan ang mga mapapag-usapan, mapapag-aralan namin sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito, God's Great Graduation Awards. Dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ang wika po sa atin ay ganito, do your best to present yourself to God as one approved. As sabi po dito, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Sabi sa Tagalog, pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Napakasarap at napakasarap pakinggan na tayo mga, halimbawa, kung ikaw po ay nag-aaral, di ba? Alam mo yun, yung panahon na mga graduation, yung pagbibigay ng appreciation, ano, pag ina-appreciate yung ginawa mo, lalo tigit sa pag-aaral, nakatapos ka ng 6 na taon, 5 taon, 4 na taon, mga kapatid. Ito na yung graduation day, di ba? Parang magtatapos na ako, tatapusin ko na, matatapos na yung aking ano, yung aking mga pinaghirapan, tapos na, eh, ganun, mga kapatid. At susuklian na, tutumbasan na ng pag-appreciate ng eskwelahan or ng mga magulang, ah, ganun. Graduation congratulations are in order. Recognize years of study and commitment. And we mark accomplishments of students and parents. Di ba? Ganun usually, mga kapatid. Una, yung mga eskwela. Pangalawa, yung mga magulang. Or una, yung mga magulang. Pangalawa, yung mga eskwela or mga estudyante. Mga kapatid ko. Ito po yung mga panahon na talagang hindi natin malilimutan. Sabi nga po nila, high school life. Ano, hindi daw po malilimutan ang high school life. Sa pag-aaral, totoo naman po, no? Yung bang panahon po nung high school tayo, yun ang hindi mo malilimutan sa tanang buhay mo nung nag-aaral ka eh. Ano, mga kapatid? Yung bang yung high school days, ika nga, sabi po nila, mga kapatid.
Tapos yung magtatapos ka, yung parang ayaw niyong tapusin, no? Yung taon, kung sa eskwelahan, yung mga ka-eskwela mo, ayaw mong tapusin hanggat maaari. Magsama-sama pa rin kayo, di ba? Yung mga kwentuhan, saan ka mag-aaral ng college? Saan ka magpapa-enroll? O doon din tayo, anong course ang kukunin mo? Di ba mga ganun, usually? O sige, doon tayo mag-aaral. Yun din ang course ang kukunin mo. Kukunin ko. Pero along the way, pag nasa college na, yan, iba-iba na. Diba? Iba-iba yung kanyang ano na. Pero ang puntos ko, mga magulang at mga kapatid, sa tinatawag po nating graduation, andun po na-appreciate mo eh. Ano talagang, andun po yung sinasabi po natin na talagang kagalakan at kasiyahan. Sa Biblia, meron tayong kung tawagin na yung God's Great Graduation Award. Of course, obviously, alam naman po natin na ang graduation ng buhay po natin ay walang iba kundi yung kamatayan, di ba? Yan ay graduation eh, tapos na eh. Tapos na yung ano mo, yung paghihirap mo, tapos na lahat ang mga bagay na pinagdaanan mo, ano, lahat ng sakripisyo, tapos na. Ito na yung graduation award na ibibigay sa iyo ng Panginoon at sasabihin sa iyo, good and faithful servant, no? Ikaw ay naging tapat sa akin. Pero sinasabi po dito, may sinasabi po si Apostol Pablo kay Timoteo, na habang ikaw ay nandito sa mundong ito, dapat sabi niyan, dapat ikaw ay ano, magsikap, no? Pagsikapan mong maging tapat at karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ano po ng katotohanan. Sabi po, years of praying and praying and finally rewarded, a diploma shows approval by educators. Ayan ang pinapakita sa atin eh. Siguro iba sa atin dito, mga guro, mga teacher, mga kapatiran po natin. Diba? Ito po na yung fulfillment eh. Ito na yung pangako na talagang pag nag-aral ka ng mabuti, matatanggap ka ng diploma, tatanggap ka ng mga, diba? May mga honors, may mga medals, mga kapatid ko. Kayo po, nung nag-aral po kayo, ano po yung ano nyo? Ano po yung na-receive ninyo buhat sa inyong paaralan? Kayo po ba ay cum laude? Kayo po summa cum laude? Kayo po ba ay valedictorian? Kayo po ba ay salutatorian? Or kayo po ay simpleng isang estudyante lang? Ako simpleng estudyante lang po eh. Yung makatapos lang parang ganun. Ano? Dahil siyempre iba yung linya ng ano ko eh. Gusto ko yung lagi lang naglalaro. Ano? Yan po sa akin, honestly. Ano? Kayo po, ano po ba yung mga natanggap ninyong mga awards? Kayo po ba'y valedictorian, salitatorian, summa cum laude, or cum laude? Ayan, mga ganyan. O kaya, first honor, second honor, third honor. O, yan po yung tanong sa inyo. Meron po ba kayo mga, siguro yung iba sa atin, mga cum laude pa. Yung iba sa atin, summa cum laude pa. Ano man yung natanggap po natin, itong mga nag-aaral po tayo. Of course, yan po ay bunga ng ating pagsusumikap sa pag-aaral. Bunga yun eh, ng ating pagtsatsaga, yung ating kasipagan, and during the graduation day, talagang ma-appreciate mo yun. At in-appreciate ng eskwelahan mismo, in-appreciate ng mga guro mo, in-appreciate marahil din ng mga ka-eskwela mo na ikaw talaga ay marunong, magaling, matyaga, masipag, and all, mga kapatid. Kaya nga, it is a milestone on the way to your success. Milestone po yun eh, dahil ang dami mong ginawa na talagang napagod ka, napuyat ka sa paggawa ng mga asignatura, ng mga assignments, ng mga projects and all, mga kapatid. At ito na yung tinatawag po nating graduation. Tatanggapin mo na ang pag-appreciate ng eskwelahan, yung pag-acknowledge ng eskwelahan sa iyong paghihirap, sa iyong talagang pagsusumikap, sa iyong pagsasakripisyo, ay talagang sa iyong ika nga ay pag-aaral ng husto. Sa buhay espiritual, ganun din. Ina-appreciate ng Diyos ang bawat gawain po natin. Ano po, sa dumating man yung panahon na tayo po'y kunin na po ng Panginoon, ito po yung God's Great Graduation Awards, tatanggapin po natin ang buhay na walang hanggan. We are all headed toward another graduation, mga kapatid ko. Every Christian will eventually graduate to glory, mga kapatid. Paul presents a formula for awards on graduation day. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, mga kapatid, sa 2:15 po ng 2 Timothy, manapakamaliwanag po ang sinasabi. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles
the word of truth. Yan po ang sinasabi po dyan. Number one, ano dapat natin gawin? Kailangan mo mag-study. Kailangan mo mag-aral. Study. No? Manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, kailangan mo mag-aral. Ano? Ganun naman po eh. What a familiar word to graduates. Hindi ka naman gagraduate kung hindi ka nag-aral. Hindi ka naman magtatapos kung hindi ka talagang nagsumikap sa pag-aaral. So, isa sa mga bagay po na sangka po yan, in order na ikaw po ay makatapos, you have to study. Kailangan mo mag-aral, no, mga kapatid. It stirs memories of class assignments, homework, examinations. No, yung mga assignment na binibigay sa atin, kailangan mong gawin yun. Yung mga homeworks o yung mga examinations, kailangan mong maipasa po yun. Lahat na mga bagay po, mga kapatid, ano po, na patungkol po sa pag-aaral, kailangan mag-aaral ka. Otherwise, kung hindi ka mag-aaral, mabagsak ka at hindi ka rin makakagraduate. Ang point natin, mga kapatid, dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, ang sabi dito, reading is the key to successful studying. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Ang wika sa atin ay ganito. Kung meron kayong mga Biblia, 1 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi po ng Bible, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pag-aaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. O, see? Maliwanag yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi ni Apostol Pablo, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla at sa pag-aaral at sa pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. So, therefore, ano po mga kapatid ko, reading is the key to successful studying. Kailangan mag-aral tayo. Kailangan magbasa po tayo. So, ganun lang ang buhay spiritual eh. Di ba? Itong Biblia po na ibinigay sa atin, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na ipinagkatiwala sa atin, basahin natin, pag-aralan po natin. Upang sa magkagayon, kapag dumating po yung oras po ng graduation, meron tayong isasagot or meron po tayong ika nga patunay na ikaw ay nag-aral kung bakit ikaw ay graduate. Ang ibig ko sabihin, sa buhay na ito, bago tayo harap sa Panginoon, handaan na tayo. Mga kapatid, excuse. Handaan na tayo na talagang, Lord, ako ay nag-aral. Ako, Panginoon, ay talagang natuto ng iyong mga salita. Ako po, Panginoon, talaga ay nakapasa sa exam. Yung exam na sinasabi po dito, yung mga pagsubok, yung mga problema na talagang napagtagumpayan. Kaya nga, sabi nila sa pag-aaral, ano mga kapatid ko, kailangan mong matin talaga ng mga lesson. Ano po, mag-undergo ka sa mga lessons, yan. At after ng lessons, yan po, itetest ka na. Di ba? Ganun eh, itetest ka na after the lesson. Eh, mga theory, yan. Aaral mo na kayo. May mga lesson. Ito yung lesson for the day. Ito, after the lesson, kailangan pag-aaralan mo yun. Kailangan ma-inculcate sa isip mo. Kailangan talaga, pasok mo sa kukote mo yun. Yung mga lesson na pinag-aaralan, mga kapatid. Ganun po sa pag-aaral eh. After the lesson, magbibigay po ng pointers to review kung kailan yung exam. Itetest na tayo ngayon. Kung yung mga lesson na pinag-aralan, meron bang pumasok sa isip at talagang meron bang natandaan. Ayan. Kaya magtetest na ngayon. So, buhay spiritual, baliktad. Ano po? Itetest ka muna at lahat ng mga test sa buhay natin, dun po lang natin nakikita yung lesson. Diba? Baliktad eh. Sa buhay, itetest ka muna at saka pag nakita mo yung test sa buhay araw-araw, saka mo na ngayon nakikita at na kumaga na squeeze. Ano po? Doon mo ngayon na nakukuha yung kung ano yung lesson nito, yung bawat test sa buhay. Kung ano yung lesson nito sa bawat buhay natin. So ganun ang sinasabi. Ngayon, ano't ano man bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, We have to study. Kailangan natin mag-aral. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan mo mag-aral. Nasabi po doon, maliwanag eh, mga kapatid ko. Sa 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pag-aaral o sa pangangaral at pagtuturo. Ano po, hanggang sa ako'y dumating.
Sa pag-aaral, reading is the key to successful studying, you know, mga kapatid. Kaya mag-aaral tayo. Ano pa? Those who seek God's approval will study the scriptures. Kung tayo po ay naghahanap po ng patungkol at mga bagay patungkol sa Panginoon, kailangan po talaga tayo mag-aral ng mananakasulatan. The Bible is the Christian's textbook for building faith. Textbook po natin ang Biblia. Ang Biblia po dapat wag na hindi po natin daladala. Dapat lagi-lagi, mga kapatid, all the way. Ano po, dapat meron tayong daladala mga Biblia. Pagdadala tayo sa mga gawain, saan man tayo magpunta, dapat may mga Biblia po tayo. Sapagkat yan po yung patunay na tayo po ay talagang isang mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, dapat i-make sure po natin, siguraduhin po natin ang lahat ng mga nababasa natin sa banal na kasulatan ay na-apply po natin sa ating mga buhay personal. No? Na ipamumuhay po natin sa araw-araw. Kasi yun po eh. Kasi useless din. Parang sa pag-aaral, useless. Ano? Nagbasa ka nga ng mga textbook mo, lahat ng mga subjects mo, pinag-aaralan mo, yes, ando nag-aaral ka eh. Pero kapag panahon at oras na ng exam, bagsa ka naman. Wala rin. Parang masabi lang na nagbasa ka, masabi lang na nag-aaral ka. No, pero sa totoo, during the examination day, ano po yung resulta ng exam mo, bagsak. Kasi bakit? Parang masabi nga lang, parang masabi nang nagbasa ako, pero wala, hindi po mapasok sa isip. May ganun mga kapatid. Kaya sa buhay spiritual, ganun din. Kailangan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, kung magbabasa lang tayo for the sake of na masabi lang ng iba na nagbabasa tayo ng Biblia, pero wala namang aplikasyon sa buhay, yun po kasi mahalaga, application eh. Yung application is very important eh, no? Once na magbasa tayo ng Biblia po natin, makita dapat sa buhay po natin na kung ano yung po yung nabasa natin, makikita yan sa kung paano ka nagsasalita, makikita yan sa kung paano ka namumuhay bilang isang mananampalataya. So yan po yung napakamahalaga na dapat maunawaan po ng bawat isa, mga kapatid. Sapagkat those who seek God's approval will study the scriptures. Kung hinahanap po natin ang approval ng Panginoon, we have to study the Bible. We have to study the scriptures, mga kapatid. Because the Bible is the Christian's textbook for building faith. Ano sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, mga kapatid? Sabi po ng Biblia, Roma 10:17, ang pananampalataya ay saan po nag-uumpisa? Sa pakikinig. Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So yun po, textbook ng buhay po natin yan eh. Textbook ng ating pananampalataya. Studying the Bible brings victory over sin. Di ba ang sabi po ng Psalms 119 verse 9 hanggang 11, mga kapatid. 119 verse 9 hanggang verse 11. Sabi dito, mga kapatid, 119 verse 9 hanggang 11. Paano ba iingat ang maging wagas, yaong buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. See? Maliwanag eh. Studying the Bible brings victory over sin. So, talagang if we really want to be a victorious Christian, we have to study the words of God. Ano po? We have to keep the words of God. Ika nga eh. Yung salita ng Panginoon, ikip natin yan sa ating mga puso. Sabi nga po dun, so that I will not sin against you. Your word, sabi niya, is hidden in my heart so that I will not sin against you. No? Yung salita mo, talagang iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So therefore, yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakamahalaga po yan sa bawat isa po sa akin. Pananggalang natin yan eh. Yan po ang pangdepensa po natin eh. Yan po tayo napapaalalahanan. Kung tayo po ba ay parang lumilihis na po ng gawain,
hindi na po kalugod-lugod sa Diyos yung gawain po natin. Ano po, when we study our the words of God, ano po mga kapatid, eh doon po natin nakikita na ito pala ang gusto ng Panginoon sa buhay ko. Kailangan ingatan, kailangan pag-aralan, at higit sa lahat, kailangan isapamuhay ang bawat salita na nababasa po natin sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nag-aaral, wala. Parang sa mga estudyante, umaasa ka na ikaw ay gagraduate, pero hindi ka naman nagsusumikap, mga kapatid. Hindi ka nagsusumikap, mga kapatid. So, ganun eh, di ba? Pasok ka ng pasok, ayun, mahirap dun. Pasok ka ng pasok, binibigyan ka ng pangmatrikula, binibigyan ka ng mga allowance ng magulang mo, lahat ng mga bagay na kailangan mo sa eskwelahan, pambili ng project, or lahat eh. Hindi nagkulang yung magulang mo. Tapos, hindi ka naman pala pumapasok. Tapos, aasa kang gagraduate ka. Meron po ba tayong kilalang mga ganyan? Di ba? Aasa kang gagraduate ka. Tapos, nung graduation na, wala yung pangalan mo sa listahan, nagagraduate. Ngayon, anong sasabihin mo ngayon sa magulang mo? O anong sasabihin ng magulang mo naman sa eskwelahan? Ba't hindi po gagraduate yung anak ko? Lagi ko pong binibigyan ng ano yan eh. Lagi ko pong binibigyan ng pambaon, binibigyan ko ng mga allowance niya. Pag mayroong project, humingi sa amin, binibigyan namin, hindi kami nagkulang. Araw-araw lumalabas ng bayan, araw-araw pumapasok. Bakit hindi siya makakagraduate? Sasabihin sa'yo ng eskwelahan, tanongin niyo po yung anak ninyo, Mrs., Mr., pakitanong niyo po yung anak ninyo. O, pag tinanong mo yan, anak, ano bang nangyari, ba't di ka nakagraduate? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ma, nagbubulakbul po ako, hindi pa ako pumapasok. Nasaan mo dinadala yung pera? Pinang-bibilyar, pinang-babarkada, pinang-AML, pinang-mobile legend, pinang-pupunta dun sa computer shop, doon lang nakababad lang sa computer shop. Ngayon, ano ngayon pakiramdam ng magulang? Yan po yung sinasabi po dyan. Sa buhay spiritual, ganun din eh. Kapatid, or posible namang pumapasok yung bata, pero sa totoo, wala, hindi naman nag-aaral. Pumapasok lang siya. Pwedeng ganun, di ba? May mga pumapasok na hindi nag-aaral. Pasok lang. Attendance, tana, for the sake of na makita lang ng teacher. Papasok lang for attendance purposes. Attendance. Ano ba? Abelia, ma'am, present po. Abad, ma'am, present po. Pero sa totoo, pagandun, nakikipagkulitan lang. Kailangan pa rin po yung ano eh. Mag-aaral ka pa rin talaga. Kailangan, may percent po yung attendance natin sa pag-aaral. Siguro ano nyo yan, may percent po yan sa attendance. Ano po? Pero mas malaki din ang porsyento po na ikaw po'y dapat maipasa mo ang lahat po ng mga aralin na tinuturo ng guro. Kapatid. So, ngayon, tas biglang sasabihin sa'yo, hindi ka makakagraduate. Ma'am, bakit pumapasok po ako ah? Pumapasok ko nga, pero wala, hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nagsusulat, wala, hindi ka naman nagre-review. Sa mga exam po, puro kasiro, buta, wala. Betlog, parang gano'n eh, mga kapatid. Sabi nila, ano? Wala eh. So, wala, zero. Ano pang aasahan mo? Nandito ka nga, kung saan ka naman, laging, ma'am, kala ko, sasagot ka, sasabihin mo, may I go out? No, naiihi ako, parang gano'n. Alam mo yun, yung mga panahon po na, yung mga biruan na tataas ka ng kamay, akala ng teacher, sasagot ka. Yung pala, iihi ka lang, pupunta ka lang siya. Ma'am, may God, ma'am? Sige. Ganun lang. Ano yung asahan mo nun? Tapos gusto mo laging nakatayo ka lang. Ganun. Tapos yung habang nagtuturo yung teacher mo, hinaharot mo yung ka-eskwela mo, yung katabi mo. Ang ibig ko sabihin, sa buhay spiritual, dumadalo ka sa kapilya, sa church, magkaminsan, nga, nandun ka nga, present ka nga. Pero pagdating doon, parang gusto mo lagi, parang pinapaso yung puwet mo na gusto mo lagi nasa labas, gusto mo lagi nakatayo, gusto mo lagi kung saan ka nagpupunta. Pero sa oras ng pag-graduation na siguro marahil, nasabihin mo, Lord, bakit hindi ako makakapunta sa langit? Parang ganun, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi nga po nila, ano po, sa oras daw po ng kamatayan, ang langit daw po punong-puno ng ano eh, punong-puno daw po ng mga sorpresa, ano, mga kapatid. Ito parang ano lang po, parang biruan lang naman po ito. Nais ko lang sabihin po sa inyo.
Sabi po ng isa, sa langit po, ano mo, may yung mga taong inaasahan mo, ano po, napupunta sa langit. Pagdating mo sa langit, magkaminsan, wala sila. Asan dito? Excuse. Sasabi ng isa, oh, asan dito si ano? Nasaan dito si sister? Nasaan dito si brother? Wala dito sila. Oh, yan eh. Ano mga kapatid? Yun po yun eh. Yung bang inaasahan mo na nandoon, wala doon. At yung mga hindi mo inaasahan na nandoon, makikita mo na nandoon. Oh, ba't nandito si ganito? Eh, ba't nandito to? Kasi, di ba, inaano ko to eh. Yung sinisirang ko to, pero eh, ba't nandito siya? Eh, hindi naman siya tumatak, hindi naman siya sumasama sa akin pag inimbitan ko. Pero bakit nandito siya? Oh, si ano, ito. Ito, kumari ko. Bakit nandito to? Chismosa to eh. Oh, ito, ano to eh. Laging naninira ng kapwa. Parang ganun. Ano lang po ito, mga kapatid? Kwento lang. Eh, ba't nandito to? Oh, yan. Yung mga tao po na hindi mo inaasahan na pupunta ron, nandoon. At yung mga inaasahan mong naandoon, pero hindi mo makita doon. Ito po ang mabigat. Ikaw mismo na ina-expect mo na nandoon, wala ka ron. Kapatid. Ay, so, ano lang po yan? Biro lang. Siyempre, joke-joke lang po yan. Para lang po paano natin po yung tinatopic po natin sa umagang ito. Na dapat maging masipag po tayo, mga kapatid. Maging masipag po tayo. Yung ating pagdalo, ano po, yung bawat mga aralin, yung mga napapakinggan po natin every Sunday, dapat tumatak sa puso at isip po natin. At higit sa lahat, yan po ay may pamuhay po natin sa araw-araw po na pamumuhay. So kaya mahalaga po yun eh. Studying the Bible brings victory over sin. The Bible study builds a foundation for life. Ayan, mga kapatid, itong ginagawa po natin, itong daily devotion po natin, praise the Lord. Dahil lagi po tayo magkakasama po sa ating daily devotion, na dito po natin makikita po na ang pag-aaral talaga ng salita ng Panginoon, ito po yung pundasyon ng ating mga buhay sa araw-araw. Kaya kapatid, wag po nating katamagan. Wag po tayong maging tamad. Ano? Wag nating katamaran ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi pundasyon po ng ating pananampalataya yan. Ano po, at kapag dumating yung panahon na tayo po'y daraan po sa mga iba't ibang mga suluranin, pagsubok sa buhay, matatag po tayo, matibay po tayo. Ano po, hindi po tayo basta-basta magigiba. Kaya nga ang sabi nga po doon eh, yung dalawang lalaki na nagtayo ng kanilang bahay, yung isa nagtayo ng ano, yung isang lalaking mangmang nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, yung isa naman po nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. So parehong parehong dumanas po ng malakas na hangin, malakas na ulan, malakas na bagyo, yung unos o ano po ang natira, sino po ang natira? Hindi ba't natira po yung bahay ano po na nakatayo doon sa batuhan, pero yung nang bahay na nakatayo sa buhanginan, wala, nasira po siya, nawasak po siya. So ganoon din sa pananampalataya. Pare-pareho po tayo na binibuild up po natin yung ating of course pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoon. Kung pare-pareho nating binibuild up yung ating relasyon sa ating Panginoon, eh dapat talagang magsumikap na tayo. Patibayin na po natin yung pundasyon ng ating pananalig sa Panginoon. 'Di ba? Yung ating pananalig sa Diyos, patibayin na po natin, sapagkat kung hindi po matibay yung ating pundasyon sa ating pananalig sa Diyos, kapag dumating po when the storm comes, mga kapatid ko, eh babagsak tayo, bigigiba tayo, madali lang po tayong bibigay, madali tayong gigiba, kasi yung pundasyon natin mahina. Kaya ang lahat ng mga pagkakataon ay binigay na po sa atin, lahat ng mga opportunity, lahat ng mga pribilehiyo, ano po, binigay na po sa atin ng Panginoon, ano po, para patibayin natin yung ating pananampalataya sa harap ng Panginoon. Saan natin makukuha po yan? Makukuha po natin yan, mga magulang at mga kapatid, sa pamamagitan po ng pundasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, studying the Bible makes all other study more valuable. Ano po? Yan po ang sinasabi. Bible study builds a foundation for life. Huwag natin po na sasayangin po ang lahat ng mga pagkakataon. Sapagkat, ano po, hindi na pwedeng sabihin sa inyo, halimbawa sa graduation, tapos ng graduation, pwede po bang humabol? Gusto ko tapos ng graduation eh. Ano, wala na.
Hindi na po pwedeng, sige na po, mag-aaral na po ako, please. Mag-aaral na po ako, gusto ko. Hindi po. Ang mangyayari dyan, sa pag-aaral, ano po, balik ka ulit. Balik ka, halimbawa, kung halimbawa, fourth year ka, ano, hindi ka nakagraduate ng fourth year, halimbawa, grade 12 ka, hindi ka nakagraduate, o mga kapatid, or kung ano man, babalik ka ulit doon, doon sa same year na yon, doon ka na rin, o eto ka ulit, doon sa same level na yon, o sa next year, fourth year ka ulit. O, so, yan po sinasabi. Sa buhay spiritual, yung graduation na sinasabi po natin, yung oras ng kamatay, hindi pwedeng sabihin, Lord, sige na, Lord, pwede ba, Lord, kasi gusto ko talaga makapunta sa langit at gusto ko po talaga makaano, Lord, pwede ba, Panginoon, na, pwede ba, Panginoon, buhayin mo ulit ako at para maituwid ko ang lahat ng mga bagay. Gusto ko talaga, Lord, maituwid ang lahat ng pamumuhay ko, Panginoon. Totoo pala, Panginoon, ang langit. Totoo pala, Panginoon, na may graduation. Totoo pala, Panginoon, na mayroong kapahamakan. Totoo pala, Panginoon, na may impyerno. Ang sasabihin sa inyo ng Panginoon, ala na, tapos na. O, di ba? Ang sabi po ng lalaking mayaman, Panginoon, kung hindi gayon, edi papuntahin mo na lang sila sa loob, doon sa amin, sapagkat meron pa akong limang kamag-anak, limang kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, ni Amang Abraham, hindi pa pwede. Sapagkat hindi na maaari, tanggapin nila yung nangangaral, ano, tanggapin nila ang Diyos na nagkatawang tao. Tanggapin nila yon, paniwalaan nila yun, manampalataya sila doon. So, ibig sabihin, wala nang ano eh, wala nang third chance eh. Ang second chance, habang dito pa lang, while we are here, on this place, on this planet, this earth, mga kapatid ko, diyan po, meron tayong second chance. Pero, beyond that, ano po, yung sa kamatayan, wala na, wala nang third chance. Hindi na po pwedeng sabihin, wala na, hindi na. Kaya nga, inasmuch na may magagawa ka para sa Panginoon today, do it. Just do it for the Lord. Gawin mo na. Kasi wala na eh. Wala nang third chance. No? I-grab mo na kagad yung opportunity, yung pagkakataon na inibitahan ka ng Panginoon. Sinasabi sa inyo ng Panginoon, sige, gusto mo ba talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo bang sumama sa graduation para makatanggap ka ng diploma? O, sige, mag-aral ka na ngayon. Tandaan natin, ang pagsisisi ay wala sa una. Laging nasa huli ang pagsisisi. Yun ang tinuturo sa atin. Pangalawa, work. Work, di ba? Doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Work. Paul had a goal for Timothy. A workman that wouldn't be ashamed. Ang manggagawa na dapat walang ikahiya. Di ba? Sabi po ni Apostol Pablo, ikaw ay isang manggagawa na dapat, wala kang dapat ikahiya. Di ba, mga kapatid? Ano? Sabi po ng Biblia, doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Mga kapatid, ang sabi po dito, manggagawang walang dapat ikahiya, mga kapatid. Ito po yung goal ni Timoteo, ni Apostol Pablo. A workman that wouldn't have be ashamed. Nothing works unless we do. Walang magagawa maliban na ikaw ay gagawa. Walang magagawa maliban na ikaw ay gagawa. Mga kapatid, nakuhan niyo po yung ano ng salita. Walang magagawa maliban na ikaw ay gagawa. Mahirap yun. Sa church, mahirap po na mahirap yung ngawa lang ng ngawa. Eh. Lord, sige Lord, napakabuti mo Panginoon. Pero wala namang gawa. Parang sa salita lang. Ano po, wala po sa, ano, wala po sa puso. Kailangan po, meron pong ano, merong gawa. Merong pag-execute. Gawin mo. Kung ano yung sinasabi mo, gagawin mo. Mga kapatid ko. Yakitan nyo. Sa Biblia, maliwanag ang sinasabi at tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Tingnan nyo, no? Mga kapatid. Ano po? Sabi po dito sa verse 8 ng chapter 15 ng Matthew. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Di ba? So, parang bibig lang. Parang lip service lang. Oh Lord, no, sige Lord, susunod. Pero wala eh. Susunod po ako. Eh, pero sabi dito, hindi bumubukal sa puso, wala eh. Puro bibig lang, hindi bumubukal sa puso, mga kapatid ko. So, kailangan work. Walang magagawa kung hindi gagawa. Wala tayong, ibig sabihin, walang matatapos kung hindi gagawa. Parang yun ang sinasabi po niya. Walang accomplishment kung wala tayong gagawin. Kung hindi tayo gagawa. So, yan ang sinasabi diyan. Working, ano po, nothing works unless we do, mga kapatid. Learning without labor leads to failure. Learning without labor leads to failure. Oh, eh, kung tayo po ay
may mga natututunan, pero yung mga natututunan po natin hanggang isip lang din talaga, wala, hindi natin na-execute. Parang sa pag-aaral, no, hanggang sa isip lang or pumasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Wala po yun. Failure pa rin tayo. Kaya nga, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan talagang ano tayo. At may pakita mo ang kabutihan sa kapwa. No, tumulong tayo sa kapwa. Ano po, mag-invest tayo sa Panginoon. Ano po, at encourage natin ang ating kapwa. Ipanalangin natin ang ating kapwa. Yung mga manggagawa po natin, ipag-pray po natin ang ating mga manggagawa. Ano po, kaya nga sabi po dito, diplomas without diligence bring only disappointment. Diba? Diplomas without diligence bring only disappointment. Oh, parang sa pag-aaral, halimbawa, diba, mas na-appreciate mo yung bunga ng iyong pinagpagalan kapag ikaw po'y tumanggap ng pagkilala, ano po, sa mga, halimbawa, sa mga eskwelahan, ma-appreciate mo eh, dahil alam mo, ano po, yung tinanggap mo na yun, pinagsikapan mo yun eh. Diba? Yung tinanggap mo, pinagsikapan mo, ma-appreciate mo eh. Ganun pa nga eh, pag tumatanggap ng mga medalya, andun po yung pagluha eh. Tumatanggap ng mga diploma, andun po yung pagluha eh. Dahil na-appreciate po nila eh. Yun, diba? Yung panahon na nag-graduate po tayo, na-appreciate natin. Salamat dahil na-appreciate ng eskwelahan, lahat ng mga guro ko na ako ay nagtapos. Na talagang ito naman ay dahil sa pagsusumikap ko, dahil sa pagiging masipag ko sa pag-aaral, na-appreciate ko ito. Pero kung halimbawa, parang nandaya ka lang o dinaya mo lang, no? Parang na-graduate ka lang parang dahil nandaya ka dahil puro kakopya. Siyempre, huwag po tayo masasaktan kasi, di ba, dumaan tayo sa mga ganyan eh. Doon sa mga nag-aral po na talagang praise be to God, pasalamat tayo sa Panginoon. Talagang nag-aral po tayo at na-appreciate po talaga natin. Kasi merong iba na, di ba po, nag-aaral ka pero puro kopya. Di ba? Nung mga panahon po natin, nung high school tayo, nung elementary tayo, umaasa tayo dun sa katabi natin. Di ba? Sabi nung, ma, o bakit? Ma, gagraduate po ako at muntik na akong maging valedictorian. Bakit? Bakit muntik ka na maging valedictorian? Eh kasi, yung valedictorian katabi ko. Parang ganun, maasa siya dun sa katabi niya. Yung valedictorian makasi katabi ko, muntik na ako maging valedictorian. O bakit muntik na kaling valedictorian? Kasi yung valedictorian ma, yung katabi ko po, katabi niya nga naman, muntik na nga siya maging valedictorian. Ano po, sumablay pa. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, mas ma-appreciate mo yung diploma kung talagang yan po ay bunga ng iyong pagsusumikap eh. Di ba mga kapatid? So, magsumikap tayo. Magsumikap. Diplomas without diligence bring only disappointment. Useless din po yun. Kaya nga, we are not saved by works, but we are saved by God's workmanship created for good works, or we are saved by grace. Hindi tayo naligtas dahil sa mabuting gawa natin, kundi naligtas tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ano po, mga kapatid ko? Kaya nga, good works flow naturally from lives committed to Christ. Yun po yun. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ito po eh. Pag tayo sa Panginoon, makikita yun. That whether we like it or not, ay naasahan talaga ng Panginoon. Kung nasa Panginoon ka, makikita at dapat ipakita mo sa Panginoon at sa mga tao na ikaw ay gumagawa ng kabutihan, resulta, ano po, ng iyong relasyon sa ating Panginoon. So, ganun kasimple. Work tayo. Gawa tayo. Gawa tayo ng gawa. Hindi tayo gumagawa para tayo maligtas. Sapagkat tayo ligtas na. Gumagawa tayo dahil yan po ay resulta ng ating kaligtasan na dapat makita sa ating mga buhay ang mga mabubuting gawa. Ano po? Sa pag-aaral, ganun po yun eh. Ano po? Kung tayo po ay talagang nasa Panginoon, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Hindi ka nag-aaral para maligtas ka. Hindi ka nagbabasa para maligtas ka. Hindi, ligtas ka na. Ang ginagawa mo lang, pinapatibay mo ang relasyon mo, ang pundasyon mo ng iyong pananampalataya sa harap ng Panginoon. Kapag kung dumating man ang mga suliranin, pagsubok, karamdaman, iba't ibang mga problema sa buhay, meron kang tibay, meron kang tatag, no, mga kapatid. Education should be used to glorify God and bless people.
ano po, yung mga natapos natin o yung mga pagpinag-aaralan, pinag-aralan po natin, gamitin po natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi po para manapak ng tao. Di ba ganun eh? Hindi po para itaas mo ang sarili mo sa ibang mga tao na ikaw, ito ah, valediktoryan ako, tabi kayo. Ito ah, sumakumlaudi ako, oh, tabi kayo. Ito ah, kumlaudi ako, tabi kayo. Dapat respetuhin niyo ako kasi mas matalino ako sa inyo. Hindi ganun. Diba? May mga ganun, mga ano eh. May mga kilala akong ganyan, mga kapatid ko. May mga kilala akong ganyan na kumlaudi, ano, valediktoryan noong nag-aaral. Pero, iniisip nila ako, mas matalino ako sa inyo. Mas ako yung pinakamahusay dahil ako ang kinilala ng eskwelahan na pinakamagaling, pinakamatalino. Ako ay isang cum laude, ako ay isang summa cum laude, ako ay isang valediktorian, dapat kayo. Di ba, usually ganun, yun ang kilalang kilala, ay si ano, ay oo, cum laude namin, ay si ano, oo, valediktorian namin yun, ay si ano, ay oo, salitatorian namin yun, ay si ano, oo, first honor namin yun, ay oo, mahusay yun, nakilala yun. Di ba, ganun eh. Ano? Tignan natin, magkaminsan, ito po nangyayari po ito, realidad din po ng buhay po ito. After 1 year, second year, third year, sir, kamusta na kaya yung valediktorian natin dati? Nakikita mo, ito po, sorry po ah, meron po wala kasi ako mga ganyan mga nababalitaan, yung mga kaibigan ko na dati, no? Ay, si ganito, ay, yun ang alamin ah. Nasaan siya ngayon? Ay, ano, nag-asawa na siya. Ah, ganun. Ay, sayang. Siya pa naman yung valediktorian natin nung high school tayo. Oo, nag-asawa na siya. Ah, ilang taon siya nag-asawa? No din. Ano, pumasok siya ng college, tapos niligawan siya, tapos yun, nag-asawa na. 18 years old pa lang, nag-asawa na siya. Ay, ganun. Di ba nakakalungkot? Pero, mahusay yun ah. Akala kasi ang taas ng pangarap niya, gusto niya maging abogado. O, yung salitatorya natin, gusto maging ano, maging doktor. No, nasaan na sila? O yun, mga nag-asawa na. O, itatlo ng anak. Yung isa, dalawang anak. E anong trabaho nila? Wala, nandun lang sa bahay. No, mga kapatid, nag-gets niyo po yung point ko. Mga kapatid, yung ba kaya hindi natin dapat ipagyabang eh. Na ipamuka sa mga tao, no? Valediktorian ako, salitatorian ako, cum laude ako, summa cum laude ako. Nasaan na siya ngayon? Yung cum laude, ay mahusay, matalino yung cum laude namin yun. Ano kaya na ang buhay niya ngayon? Ayun, nagtatrabaho, call center. Hindi naman natin minamasama yung trabaho niya. Ang ibig kong sabihin, kapag tayo tumanggap ng mga ganun, huwag natin ipagyabang o huwag natin ipagmalaki sa o ganito. Dapat maging humble pa rin tayo. Kaya sabi nga po natin dito, education should be used to glorify God and bless people. Ma-inspire yung ibang mga tao dahil sa isa pagsusumikap mo, makita ng mga tao na si ganito, napaka-humble niyan, napakasipag niyan sa pag-aaral. Kaya gumanon ang buhay niya, kaya talaga naka-receive siya ng ganun. Dahil talagang matyaga siya, kahit na ganun lang ang buhay nila, talagang matyaga siya. So yun ang sinasabi po dito, yung pag-aaral po natin, dapat gamitin natin sa pagbibigay po ng luwalhati sa Diyos. Hindi po para itaas ang ating sarili, para ipakita at ipamuka sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan na ito ako. Andun yung pride eh. Given po yun, yung pride na yun. Pride mo yun eh. Ano, dalang dapat maging proud ka ron. Totoo po yun. Honestly, dapat maging proud ka ron. Dahil pride mo yun eh. Kumbaga, hindi na mawawala yan sa isip ng tao eh. No? Lalo tigit sa eskwelahan. Kasi ilalagay yung picture mo doon. Ito, ganito, school year, let's say, halimbawa, 1994, 1995, our cum laude, yan ganyan. Nakalagay na yan dyan. Juan de la Cruz. Hindi na mawawala yan eh. Nakatatak na yan eh. Hindi mawawala po yan eh. Andun na po yan. Ano po, pilitin mo man or hindi mo pilitin, ipamuka mo man o hindi mo ipamuka, nandiyan na, nakatatak na yan sa eskwelahan, sa mga taong nakakakilala sa iyo, posibleng sa mga magulang mo, at posibleng sa magiging anak mo, sa magiging pamilya mo. Pwede mo ikwento yun. Ako anak dito, cum laude ako, summa cum laude ako. Tatatak na yan eh. Pero yung ipamukha mo, ito ha, kailangan, respetuhin niyo ako, igahalan niyo ako. Pag may mga reunion, andiyan na yung cum laude natin nung college tayo. Andiyan na yung summa cum laude, yung kaling college tayo. Bigyan niyo ng daan. Tapos ikaw naman, proud na proud ka ngayon. Saan ba yung mga ano ko, mga kaiswelo ko, yung mga kumukopya sa akin, mga gano'n. So, hindi mo na kailangan gawin yun eh. Dapat andun pa rin. Yung level ng ating tuntungan dapat nasa mababa pa rin. Kaya nga sabi po dito, education should be used to glorify God
and inspire people, bless people. So sa buhay spiritual ganun din, mga kapatid ko. Wag nating isipin, oh, ako yung elder dito, ako yung chairman dito, ako yung ministro dito. Kailangan ganito, kailangan hindi. Nasa baba dapat tayo. Dapat sa baba tayo. Ang mga natututunan po natin buhat sa salita ng Panginoon should be used to glorify God and to inspire people, to inspire other people, mga kapatid ko. To inspire Christians, mga kapatid. The quality of our faith will show in our work for the Lord. Ang kalidad ng ating pananampalataya ay makikita po ito sa ating mga pamumuhay, sa ating mga gawa. Okay? So, yan muna tayo mga kapatid. Cut po muna natin dito. At bukas, ituloy po natin itong pinag-uusapan natin. Maganda po itong talakayan na ito mga kapatid ko. God's Great Graduations Award. So, bukas, pag-uusapan natin ulit po ito. Pinag-usapan natin ngayon yung study at saka work. Pag-usapan natin bukas yung discern o discernment. Pag-usapan po natin yan. We are stewards of seconds. Ano po? So, we should work while time is on our side. So, yun ang buhay natin. Habang may pagkakataon, gawa tayo ng gawa. Maglingkod tayo ng maglingkod. Ano po? Bigay natin lagi sa Panginoon ang kapurihan. Heavenly rewards await those who work for God's glory. May nag-aantay po sa ating gantimpana. May nag-aantay po sa ating graduation. May nag-aantay po sa atin na ang Panginoon po ang siyang magre-reward po sa atin. Sasabihin sa atin ng Panginoon, kung makita po tayong tapat at namumuhay at naglilingkod at gumagawa para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian, sasabihin sa atin ng Panginoon, good and faithful servant. Okay, so tuloy po natin ito bukas mga kapatid ha. Dako tayo sa announcement. At yung announcement po natin, oy, salamat po ha. Gusto ko lamang pong ulitin. May mga umorder na po sa atin. Mga kapatid, itong book na ito, yung His Hand on Me. Yung His Hand on Me. May umorder na po. Baka sino po ang gustong umorder. Bibigyan na po natin ng price. Ang price niya po talaga is 300. Ayan po yung sabi po ng main author na si Sister Da Dolores Benes, ano po. Sabi niya, pwede mong ibenta ng 350 or kaya 300. So, binabaan na lang po natin ng 300. Ano po, may nasabi po kasi akong 250. Pero, ang sabi niya, kung pwede 300. Ano, kasi parang mapupunta po, ang proceeds po neto ay mapupunta po sa Radio Ministry ng Asinat Ilaw. So, ayan mga kapatid. Ayan o. Mga kapatid. So, 300 po ang isa. Kung sino po yung gusto, please i-contact nyo lang po ako, mapaubos natin. Yung proceeds po nito, mapupunta po sa Asin at Ilaw, ano, yung mabibentahan po nito. Ngayon, kung halimbawa pwede nyong sobrahan, mas maganda. Tulong na rin po sa mission natin, sa ministry po natin, na tayo po yung makapagpahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng radyo at sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. Sapagkat monthly po, nagma-monthly ano tayo, nagbabayad po tayo sa radio. Ano po? Yan, mga kapatid, galing po tayo sa Amerika, no? Galing pa sa Amerika, pinadala po sa atin dito ni Sister Doyet, Sister Dolores Benes. Ano po? Yan po ay Bennett. Ano po? Siya po ay nagtapos ng Manila Bible Seminary at naging teacher po sa PCU. Nagtapos din po siya sa Philippine Normal University at ngayon po nakabase na po sa Amerika. Pero yan po yung manggagawa po at nagtapos sa Manila Bible Seminary po yan, mga kapatid. Kabats po sinalan na nila Kuya Dan. Ano, Kuya Dan Sulit. Oo, kilala niyo si Kuya Dan. Ninong namin niya sa kasal. Tapos ng binan ko na babae. Magkakabats po yan sila. Yan. So si Sister Doyet, His Hand on Me, mga kapatid. So kung 300 pesos, bilhin na po kayo. kung pwede niyo sobra, hindi mas maganda. Para po sa pangalan ng Panginoon sa mission. Ano po, na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Doon po mapupunta po yan sa ating radio ministry. Ang dami po ito, marami pa po. So, kontakin nyo lang po. May mga umorder na po. Salamat po doon sa mga umorder. Papadala ko na lamang po sa inyo. Ang shipment po neto, ipapa-LBC ko kung saan po kayong lugar. Ipapa-LBC ko po. Kahit na sa Mindanao po kayo. Ano po, ipa-LBC po natin yan. O sa Bisaya, ipa-LBC po natin. Maganda po ito mga kapatid. Marami po tayong mga idea na makukuha po dito. Kwento po ito sa personal na buhay niya, sa ministry niya, ano, sa mga na-encounter niya, mga kapatid. Taga-Tennessee po ito sa States, si Sister Doyet.
Sister Dolores Bennett, mga kapatid. Okay, 350 lamang pong isa. Again, ang proceed neto mapupunta po sa ating radio ministry sa Asin at Inaw, mga kapatid. Okay? So, purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Sister Delia po ng bayan, amen. Salamat po sa magandang mensahe ng Panginoon. God bless po. Sister Nessie Sulit, salamat po sa magandang topic. Si Di Guzman Lin, God bless us all. Good morning po sa inyo. Sister Sinana De Los Santos, good message. Serve with gladness. Good morning po, Nana. Si Sister Mercedita Tupigan Capina, good morning po sa inyo. Sister Rose Balbarosa, good morning. Balbarosa, good morning po. Sister Bethlehem Pile, Brother Joseph, good morning po. At ingat-ingat po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga kapatid po natin. Si Ate Ami Abelia, yung aking pinsan, good morning, amen po. Sabi ni Sister Anita De Los Reyes, Romans chapter 12 verse 1, wag tayong tamad. Ano po, tayo dapat ay magsumipag. Ayan, magsumikap. Thank you po. Senyor na po pala, pas ang gumawa ng book na iyan. Opo, senyor na po. Sister Doyet po. Senyor na po yun, Sister Doyet. Di ba, nakita na po natin na umuwi po siya rito. Nakita po natin siya. Senyor na po siya, Sister Doyet. Masipag po yan na kapatid po natin. Ayan, God bless po, Sister Jeanette Pagulong. God bless po, Sister Elisa Santos Bakod from COC Pasig. God bless po, Sister Tess Bartolome. Good morning po, Sister Marie. Good morning po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Menang Poblete, Brother Noel Dombrique Pascua. Si Sister Evelyn Anselmo. Sister Ruth Gutierrez, Sister Lynn Colocado, Ana Abelia, yung pinsan ko, si Corazon Tomildan, yan, Di Guzman Lynn, Sister Nessie Sulit, si Nana De Los Santos, Imelda Pablo Katimbuan, Cheng Hua, a blessed morning po, Pastor, sabi Sister Evelyn Pendon, yan, mga kapatid, at Sister Mertud, si Nanay Pina, watching with your blessed day, Brother Gilbert and your family and all viewers. Sister Mertud, Sister Luz Mojica, din po sa Canada. Marilyn Mahor, good morning po. Sister Aurora Macagba, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Delia Punumbayan, Sister Levi Portugal, Benjamin Catalon, dyan po sa May Sambuanga. Sister Ken Otero, good morning Pastor, good morning din po. Linda O. Copico, Sister Sheila Reyes, Brother Joven Ray Pariñas, have a blessed morning bro at sa inyong pamilya. Ganon din sa lahat ng mga kapatid. Ganon din po sa inyo, Brad. Gerald Abelia, magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa muling pagkakaloob niya sa ating bagong buhay. Good morning, yung kapatid ko. Brother Manuel Esperon, Sister Joyce Galvez Ferma, Lilia Latade, good morning po sa inyo. Tama bro, kailangan natin dating talaga ang Biblia sa lahat ng mga gawain para sa Panginoon. Sister Pesantana, good morning po. Kapatid, ayan, si Mirna Guades Cuenca, good morning po sa inyo. Sister Rizalina, Segwa Palad, good morning po. Sister Nel Taruk, good morning po. Sister Remy Calpio, good morning. Brother Arman Bernades, good morning po sa inyo. Sister Nasi, good morning. Chet Dradar, yung aking pinsan, good morning. Brother Boy Apilado, Militar, Bulanakaw, good morning po sa inyo. Sister Lynette Torres, good morning po. Diyan po sa Boston, diyan po sa US, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sino pa, mga kapatid? Yan, Pastor, ang ganda ng salita ng Diyos. Atin po sa church. Yan, tama po yung sabi niya, Sister May. Okay, wala na mga kapatid. Ayan, Brother Efren, good morning po sa inyo. At Sister Rose Beles Enriquez, Brother Loreto, good morning po sa inyo. At yan, sila Sister Sinanay Pina, sila Brother Jerry Danganan, ano po, sila Brother Albert Hortalisa, good morning po sa inyo. At sa mga iba pang mga kapatid po natin na kasama po natin. Pagpalain po kayo, Sister Lina, Brother Sunday. Ayan, handahin po natin mga kasama po ngayon. Good to God. At bukas, tuloy po natin itong pinag-usapan po natin. Okay, mga kapatid? Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakil at makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po sa pinag-usapan at pinag-aralan po namin sa umagang ito. At talagang lahat po kami, Panginoon, ay daraan po talaga sa graduation. Nga lang po, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, habang kami nandito sa ibabaw ng lupang ito, na ikaw po, Panginoon, ang nagpapaalala sa amin, maglingkod kami, Panginoon, at patuloy na mag-aral kami ng iyong salita at gumawa kami ng mga kabutihan sa iyong harapan at sa mga kapwa-tao po namin. Pagpalain mo kami at patuloy po, Panginoon, na panalangin namin ang may mga karamdaman. Ikaw po ang magpagaling sa kanila in Jesus' name sapagkat kami po'y naniniwala na ikaw po ang dakilang magagamot ng aming mga buhay. Gabayan mo, Panginoon, kami in the rest of this day. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan.
Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli mga kapatid, sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Mamaya po, meron po tayo yung ating panggabi, alas 6 ng gabi, yung ating aral at gabay, antabayanan po natin. Mamayang alas 6 po yan ng gabi, aral at gabay. Thank you mga kapatid, pakishare lamang po yung video po natin. God bless po. God bless everyone.